Kinaabot ng siyam-siyam ang proseso ng pagkuha ng NBI clearance at dahil yan sa problema ng ahensya sa kakulangan sa pondo, gamit at tauhan. Balita natin ni Emil Sumangi. Apat na hakbang ang daraanan ng isang aplikante para magkaroon ng NBI clearance. Step 1, kukuha muna ng application form sa gate ng NBI sa United Nations Avenue. Tapos, fi-fill pa ng form sa inilaang waiting area. Step 2, data check. Dito beberipikahin ng mga taga-NBI kung wasto ang mga detalyeng isinulat ng aplikante. Kapag tama at naiintindihan lahat ng isinulat, diretso na sa step 3 ang aplikante para magbayad. Mula po doon sa step 2, yung data check, dito tayo sa, papasok tayo ng gusali ngayon, dito po yung step 3. Yung encoding, tapos after na encoding, yung bayad. Medyo, may pila po kasi yung babae, nakabukod po yung pila ng lalaki. Kapag nakakuha na ng resibo, pupunta na sa step 4 ang aplikante para sa encoding. Kukunan ng litrato at biometrics ang aplikante. Sakaling walang hit o walang nakitang kapangalan ng aplikante o anumang criminal records mula sa NBI database, agad ding i-release dito ang NBI clearance. Humigit kumulang 30 minutes lang dapat ang tansya ng NBI sa prosesong ito. Pero sa nangyayari ngayon, mabilis na kung matapos mo ito ng mahigit 3 oras. Sinamahan kami ni Executive Officer Ramon Alba mula sa NBI Office of the Director para ipakita ang pinagdaraanan ng mga aplikante. Sa aming obserbasyon at batay sa kanilang monitoring, sa unang step pa lang kung saan dinidistribute ang application form, nababalam na ang proseso dahil isang NBI employee lang ang inotorisang mamigay nito para matiyak raw na hindi mawawala o mananakaw ang dokumento. Ang problema lang nila, tinanggal nila yung ibang ano, yung ibang branch sa Cornaris sa mall. Binawasan nila. Kaya ang pila mula UN Avenue abot hanggang kanto ng Maria Orosa. Sa sobrang dami, mabagal. Uh-huh. Okay. Ilang naman. Uh-huh. Pero tuloy-tuloy naman. Maliit din daw ang kanilang espasyo. Kaya napupuno ho kagad yung area. Uh-huh. Napupuno yung space. Kaya inuhold ho namin dito yung mga tao. Isa pa sa nagpapabagal sa proseso ang pag-release ng resibo. Dahil hindi computerized, mano-manong fini-fill upan ng mga taga-NBI ang resibo. Ayon sa NBI, pondo, kagamitan at karagdagan tauhan ng kanilang kailangan. Kulang pa raw sila ng 200 computer para matumbasan ang dagsa ng mga aplikante sa kada sasapit ang Enero at Pebrero ng taon. Taga-tagaan nyo lang, kailangan natin yan. Panahon kung kailan nag-a-apply ng trabaho ang karamihan. Kahit na gano'n, natatapatan natin yung output ng dati nating service provider, hindi natin kakayanin ang volume ng ating clearance sa applicants araw-araw. Walang singit-singit. Dapat pantay-pantay tayo, patas to. Emil Sumangil, GMA News.